Inisira po nila ang pangalan ni BBM sa panahon po ng pangangampanya. Ngayon naman po mga Los. Total, concern po kayo sa sambayan ng Pilipino, di ba? Po dito, gusto nyong masaing po yung 203 billion. Ito po, sinagot na po ni Kim Henares ang issue po dyan sa inisingil po lang 203 billion state tax. Sigurado dito mga Los. Titikom ang mga bibig nitong dalawang to. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel. Meron po akong magandang ibabahagi sa inyo mga Lods. Dating ex-chief commissioner Kim Henares nagsalita na po about po dito sa state tax issue po na 203 billion daw po di umano na hindi daw po binabayaran ng pamilya Marcos. Malalaman nyo po dito mga Lods na paninira lang po talaga itong issue na to about po sa pagkampanya po ni BBM. And po no, dahil po dito kay Kim Henares, malalaman po ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo kung ano po ba talaga ang ibig sabihin nitong state tax na binabato po ni Banat Bay at saka ni Yorme Isko dito po kay Bongbong Marcos. Pero bago tayo magsimula mga Lods, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, click nyo rin notification bell, and follow nyo rin po ako sa aking Facebook page, PepsTV 2.0. And mga Lods, pakishare po itong video na to para po maliwanagan ang mga tao about po dito sa issue na hindi daw po binabayaran ng pamilya Marcos. State tax po ito, 203 billion. Ito na po ang kasagutan sa lahat. Pero bago po tayo magsimula mga Lods, balikan po natin ang sinisigaw o iniiyak po ni Yorme Isko at saka ni Banat Bay. Ito po yun mga Lods oh. Panoorin po muna natin para maintindihan nyo po kung ano po talaga ang binabatol ng issue. Ito po mga Lods. Diyan malalaman talaga kung nagsisinungaling ang kampo ni Marcos o hindi. Ang hindi ko maintindihan sa BIRPCGG, bakit ang tagal yung sumagot? Simple lang naman ho yung tanong. Meron o walang ba kayong kasunduan ng BIRPCGG at ng mga Marcoses? Yes or no lang naman ang sagot. Huwag nyo kaming sasagutin ng pagkakaisa, ha? Yes or no lang? Yan po yung unang binanat ni Banat Bay. Ito po sa state tax issue po na hindi daw po binayaran na 203 billion. At sinigundahan po siya ni Yorme Isko, mga Lods. Malalaman nyo po talaga dito na si Banat Bay, mga Lods, hindi po ito ganun kautak. Konti lang po ang kaalaman nito about po dyan. Kasi kung nag-research po siya ng mabuti, malalaman nyo pa kung bakit po hindi sinasagot ng pamilya Marcos ang issue po ng state tax ng kanyang yumaong ama. Hindi po ito issue po ni BBM o ni Bongbong Marcos Jr. Ito po yung issue ni Ferdinand Marcos Sr. Binabato po kay Bongbong Marcos hanggang ngayon. Ito po mga Lods, kay Yorme Isko naman. Kailangan talaga bantihan natin maigi ang eleksyon ito. At hindi po ito fake news ha. Wala naman po nagsasabi na fake news yan, Yorme Isko. Totoo po yan, meron talagang issue ng state tax. Ang problema lang po sa inyo, Yorme Isko, hindi nyo po sinasabi kung senior po ba o si junior po na Marcos ang inyong pinapatamaan dito. Yun lang naman dapat ang sinabi nyo. Kayo po, dapat nilinaw nyo po kung si senior po ba o si junior. Mamaya po talaga, magkakaalaman. Kasi mismong BIR ex-chief na si Kim Henares, pinaliwanag na maayos. Kaya antabayanan nyo po talaga. Inire-recap ko lang po para hindi po tayo magkamali sa mga binabato po nilang problema sa issue po ng state tax po ng mga Marcos, mga Lods. Ito po, kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, yung spokesperson niya, hindi po ito fake news. Decision po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po naniningil na yung BIR o naniningil na po ang Department of Finance. No? So, bagay lang, napapanahon, total, ang gusto natin, pagkakaisa. Gusto natin unity. O gusto natin lahat ng salita. Hindi po namin maisasaing yan. Ang maisasaing namin, yung 200 billion pwedeng pagamit sa mga nahihirapan nating kababayan. So, yun lang naman ang punto. Ito na mga Lods, no? Nagbabato po sila ng issue sa social media at saka sa mainstream media na hindi po nila kinaklaro kung sino po yung kanilang sinisingil. Si senior po ba na Marcos o si junior po na Marcos? Yan po ang problema sa kanila. Inisira po nila ang pangalan ni BBM sa panahon po ng pangangampanya. Ngayon naman po mga Lods. Total, concern po kayo sa sambayan ng Pilipino, di ba? About po dito, gusto nyong masaing po yung 203 billion. Ito po, sinagot na po ni Kim Henares ang issue po dyan sa sinisingil po lang 203 billion state tax. Sigurado dito mga Lods. Titikom ang mga bibig nitong dalawang to dahil mismong BIR ex-chief Henares nagsalita about po dito sa issue na to.
pakinggan nyo po mabuti mga Lods. Kung ako sa inyo, huwag nyo po itong i-skip para magkaroon po ng linaw sa inyong mga isip. Kung ano nga po ba itong issue ng estate tax? In-explain po mabuti dito. Ito na po mga Lods, panoorin natin. Sabihin kasi may basis na kayo na kunin yan sa kanila. Actually, ginagawa ko naman ng gobyerno yan, no? Kung may mahanap siyang ari-arian ni Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Sr. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi po si BBM. Kasi ito, estate ho, ni Ferdinand Marcos Sr. Uh-huh. Hindi naman ho, ito estate ng ibang tao. So, ang hahanapin niyo is natin eh, yung asset ho ni Ferdinand Marcos Sr. Asset po ni Ferdinand Marcos Sr. Klaro pa sa bunbunan ni Banat Bay. Diba naghahanap ka ng kasagutan galing sa BIR, Banat Bay? Eto po. Kaya hindi po ako nagsasalita nung mga unang araw kasi ayoko po maglabas ng statement na wala po akong matibay na pinanghahawakan. Mahirap na po, alam nyo naman yung mga kalaban natin. Kung ano-ano po yung mga sinasabi lang false information. Eto mismo, dito dapat kayong maniwala kay Kim Henares sa kanyang explanation. Kaya po talaga hindi po pwedeng hindi to makita ng sambayan ng Pilipino. Panoorin pa po natin. So yung nandito sa Pilipinas, kasi ito yung argument, kaya bakit pumapasok ang PCGG? Kung ang posisyon ho ng gobyerno, eh hindi naman sa inyo yan, kundi sa gobyerno yan, di dapat hindi ho yan nasa estate ni Marcos. Nag-gets ko, partner. Ibig sabihin, kung sequestered yan, di wala kayong mana dun kasi sequestered yun eh. Wala na tayong pinag-uusapang estate, ano? Pero kung yan ay sa inyo nga, o edi dapat may estate tax yan. Parang ganon. Ganon. So, ayan, malinaw na malinaw, mga Lods, ha? Baka sabihin nyo, nagmagawa tayo ng kwento. Ito po, ha? Okay, yun yung difficulty nun, no? So, kung yari, yun may mga ari-arian sila na sinequester na, eh, hindi na pwedeng habulin ng BIR. Kasi ang may-ari na, gobyerno na. Gobyerno na. Tama, ang mahahabol mo lang yung mga pag-aari ni Marcos Sr. So, hahanapin mo yan, no? So, dito, nahanap natin, yung mahahanap natin, nahanap na. Yung next step is dapat hanapin mo yung nasa labas ng bansa. Hanapin yung nasa labas ng bansa? Kaya po, estate tax po yan, mga Lods. Ang problema dito sa dalawang to, kay Yorme Isko at saka kay Anat Bay, kay BBM po nila, sa kampo po ng unit team nila, hinahanap po yung kasagutan about po dyan sa estate tax. Malinaw pa po sa bunbunan ni Banat Bay, sinabi po ni Kim Henares, mga Lods, na hindi po obligado si BBM about po sa estate tax po na sinisingil po sa kanyang ama. Ngayon, kailangan po nating anungin si Banat Bay. Total, sumagot na po yung mismong si Kim Henares ng BIR. Ex-chief po yan, mga Lods. Alam ko, matalino po yan. May alam po yan sa BIR. Yan naman po ang ating tanungin. Ano po ang masasabi nyo dito, Yorme Isko at saka Banat Bay? Gusto nyo pa po ituloy? Tuloy natin konti, mga Lods. Kung nahanap mo yon, eh paano mo siya hahabulin? Kasi may susundin kang justice system ng ibang bansa. Hindi naman justice system ng Pilipina. Ay, nako. So, ibig ko sabihin, halimbawa lang ha, I'm not saying na may ganito, halimbawa lang si Madam Imelda may condo or may mansion kung saan siya nakatira ngayon, hindi yan pwedeng kunin o i-seize sequester ng gobyerno kasi sa kanya yon, hindi yon kay Makoy. Ganun ba yung sinasabi mo? O yung may condo si Bongbong or may luxury car si Bongbong, sa kanya yon, hindi yon sa tatay niya? Is that what you're saying? Yeah. First glance, ganun. Unless you can prove na yung pera na ginamit nila dyan ay galing dun sa tatay niya. Napakahirap po niyang patunayan, mga Lods. Yan po ang pinakamahirap kaya hindi po nagsasalita ang BIR about po dito sa sinisingil po nila kay Bongbong Marcos. Naalala nyo po mga Lods, meron na po mga kinuha sa kayamanan o pag-aari po ng pamilya Marcos nung panahon pa po yan ni Inoy. Naalala nyo po yun? Baka yun na po yun mga Lods. Nasa uli na po yung sinasabi po lang state tax na kinukuha po ng BIR. Sa pagkakaalam ko lang mga Lods ha, baka yun na po yun. Kaya ano pa po sisingilin nyo po kay Bongbong Marcos at saka sa pamilya po niya? Yan kasi, puro lang po tayo paninira sa inyong katunggali. Yorme Isko, akala ko po ba medyo alam nyo po yung kalakaran sa ating gobyerno. Bakit hindi nyo po alam ito? Pinapalabas nyo po kasi sa inyong statement, Marcos lang po. Hindi po senior ang sinasabi nyo. Kaya may problema po talaga kayo dyan. Alam nyo po, sobrang bait po ni BBM.
Bakit ko nasabi yan? Kasi sa lahat po ng binabato ninyo, mga paninira, hindi po siya nagsasalita o gumaganti ng kahit anong masasakit na salita sa inyo. Hinahayaan lang po niya kayo. Pansin niyo po ba, kahit na alam po niya yung isasagot dyan, hindi na lang kayo pinapansin kasi ayaw niya po makipagpalitan ng masasamang salita o masasakit na salita sa inyo. Pero kayo pilit niyo po siyang binabagsak, kaya po lumalabas po yung katotohanan. Kahit anong gawin niyo pong paninira kay BBM at saka sa pamilya Marcos, mulat na po ang kaisipan ng sabayan ng Pilipino. Kaya kung ako sa inyo mga Lods, ipakalat niyo po ito magandang balita na ibinahagi po ni Kim Henares about po dito sa estate tax na 203 billion di umanong hindi daw po binabayaran ng pamilya Marcos. Tampal po sa mukha nilang dalawa ang amo ni Banatbay about po dito sa pinapakalat po nilang hindi naman daw po fake news. Hindi naman talaga fake news mga Lods. Totoo po ito. Pero ang problema, totoo po ba kasali si Bongbong Marcos sa sinisingil po ng 203 billion. Yun lang po ang naging problema ninyo. Dapat klinaro nyo po ang inyong statement. Kaya mga Lods, kung ako sa inyo, lalo na po yung mga Iskonyan dyan, mag-isip-isip po kayong mabuti sa taong sinusuportahan po ninyo. Baka yan po ang maging dahilan ng paggalugmok po lalo ng ating bansa sa inyong pinipiling kandidato. Kaya para sa akin mga Lods, tunay na suporta para sa Unity Team ang aking ipaglalaban para po makamtan po natin ang tunay na pagbabago. Ipagpapatuloy po ang ginawa po ng ating mahal na Pangulong Duterte. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace! Salamat po, Kim Henares.